Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa akin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hati nagmumula sa puso ko, itong awit papuri ko'y sa'yo. Pagkat tinubos ako, kaya't awitin ko'y sa'yo. Thank you.
Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Tayo po ngayon ay nasa MECQ at bawal pa din pong lumabas ang mga bata at mga senior citizen. At meron pa din po tayong mga curfew. Bawal pa rin po ang pagdalo po sa ating kapilya, pero ang magandang balita po ay patuloy pa rin ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po ay tumayong lahat para basahin ang tawag ng pagsamba na makikita po natin sa 1 Pedro talatang 3 hanggang 4. 1 Pedro kapitulo 1 talatang 3 hanggang 4. Akin pong babasahin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga matay. Tungo sa isang manang di nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa pagpapatuloy po ng ating pong gawain, tayo po muna po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinagbuklod-buklod niyo po kami, Panginoon, para papurihan po kayo at pasalamatan sa inyong pong mga gawa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong pong kabutihan ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang sariling buhay. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay magpupuri sa inyo at bigyan niyo po ng karunungan ang inyo pong gagamitin na tagapagsalita sa umaga pong ito. Sa inyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muna po ay mag-awitan. Sama-sama po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Taas natin ang ating tinig at awitin natin ang mga papuri para sa Kanya. Awitin natin yung From the Inside Out. To me from the inside out.
Buti ng ating Panginoon. Bagamat marami tayong failed, ay andyan pa rin siya para tayo ay ibangon muli. Patuloy tayo na magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin yung wonderful, magnificent God. Your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. Can we give to you, oh God,
for everything you have given to us. What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, magnificent, awitin natin yung Forever. Glorified forever.
we sing hallelujah. The Lamb of God above. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb of God above. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing. The ground began to shake, the storm was rolled away, His perfect love would not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Salita sa umagang ito ay ginagamit ng Panginoon sa Bible study at patuloy na masipag sa gawain. Naalala ko ang kapatid na ito ay nakasama namin sa Pangasinan at kung saan ay nagkaroon kami ng seminar para sa mga kapatid doon. At nakita ko yung kanyang dedikasyon at yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. At bagamat na siya lang yung kasama namin na matanda sa pananampalataya, ay nakita namin dito yung kanyang pag-encourage sa amin. Pinapalakas niya kami, tinuturuan sa mga dapat gawin patungkol sa paglilingkod at sa mga kapatid sa mga Pangasinan. Ang kapatid na po na ito ay ginagamit po sa gagala sa Bible study. Walang iba kundi ang kapatid na Kuya Roger Manning. Mga kapatid, sa kanilang mga bahay, patuloy na sumusubaybay sa ating pagsamba sa araw na ito, ay kami po ay bumabati sa inyo at sa lahat sa mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo na nakakita o naka-tune in sa ating live streaming. So patuloy po tayo sa ating series sa plot ng Santiago, ano po? Sa chapter 3, verse 13 to 18. Dito po matatagpuan yung ating pagbubulayan ngayong umaga. At pinamagatan ko po itong wisdom, the true and the false. Karunungan na tama at mali. So kung papansin po natin mga kapatid sa verse 13, makita po natin dito ang sinabi ni Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. So mapansin po natin dito mga kapatid na si Santiago po ay nagtatanong ano po. Tinatanong niya po yung mga Kristiyanong nangalat sa iba't ibang dako ng mundo, at lalong-lalo na po sa kanyang mga kababayang Hudyo. So ano po ang kanyang tanong? Ang sabi niya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Mga kapatid, ang karunungan ay isang malawang bagay sa mga Hudyo. Nalaman nila na hindi po sapat maging matalino. Kundi kailangan din maging marunong upang makamit nila ang katalinuhan ng tama. So, makakilala po natin ang mga taong matalino ano po sa panahon natin ngayon. Halimbawa, mga scientifico, kaya nilang makarating sa buwan o ngayon ay nasa Mars na po, ano po. Kaya nilang iprograma ang mga computers. Pero hindi nila kayang gawin ang simpleng tungkulin ang pangisawaan ng tama ang kanilang mga buhay. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 4, verse 7, dahil pong babasahin, pinakamalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo.
pansinin po natin mga kapatid, ano po, na sabi ni Haring Solomon na mahalaga yung karunungan. So, yung tanong ay anong karunungan po ang dapat na magkaroon tayo? So, ito po yung pag-aralan natin ngayong umaga. Ang karunungang tama at ang karunungang mali. Bago pa tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na patuloy na kami ay sinasamahan nyo. Hingi po kami ng gabay sa inyo. Pakibigyan nyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ano po ang nais mong iparating? Nawa, Panginoon, ito ay maging malinaw sa mga kapatid, sa mga nakikinig. Higit sa lahat ay humingi po kami ng gabay at patnubay sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ito, patuloy po natin mga kapatid, ano po? Dito sa verse 14, 15 naging 16, atin pong babasahin, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Verse 16, sabagat kung saan mayroong paninibugo at pagkakakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. So dito po sa tatlong talatang ito mga kapatid, ay atin pong makikita yung ating unang mahalagang punto. Ang sabi sa verse 15 ay karunungang mula sa lupa. So ang taong may makalupang karunungan. Ito po ang pinakamahalagang bagay natin pagbubulayan. Ang taong may makalupang karunungan ay maling karunungan, huwag na karunungan. So, paano po natin malaman yan? Tingnan po natin sa verse 14. Pakita po natin dito yung palatandaan ng taong may makalupang karunungan o maling karunungan. Ang sabi sa verse 14a, hinggit. So, nakita po natin yung word na selos o mayroong mapait na paninibugo. Ang pagsisilos ay may paghangad sa namakasarili. So, yung hangarin ng puso niya ay isa. Yung pagsulong ng makasariling ambisyon o kapakanan. So, nainggit po siya sa sinumang kaaga niya. Ipinagmamalaki niya na ang karunungan niyang ito ay nagdadala sa kanya sa tagumpay. Ang sabi ni Santiago, hindi ito tunay na karunungan, kundi maling karunungan o makalupang karunungan. Halimbawa, sa paglilingkod ng mga Kristiyano ay maaring magkaroon ng inggitan ang ilang lingkod ng Panginoon. Bakit po? Paari pong mayroong maghangad ng mas mataas ng posisyon o katungkulan sa loob ng isang iglesia. Mga kapatid, ito ay mapanganib pag ang namahala sa iglesia ay naibigay sa taong makalupa o mali ang karunungan. So ano pong aral nito sa atin? Lagi po tayong mag-ingat, ano po, at huwag nating hayaan na tayo gabayan ng mga taong makalupa o huwad ang karunungan para gawin ang mga espiritual na mga bagay. Pangalawa, ang sabi sa verse 14b, pagkakampi-kampi sa inyong puso o pagkamakasarili. So yung taong may makalupang karunungan ay makasarili. Sa English, ang tawag dito ay strife. Sa Greek word, tinatawag itong erethia. Ibig sabihin, yung strife ay isang faction o a group of person who stand up for their side against the larger group. Ibig sabihin, mayroong alitan o mayroong pagkakampi-kampi sa dalawang grupo. Halimbawa po, sa isang kandidato, ang isang kandidato po ay nangangampanya. Ang sabi niya, suportahan niyo ako, ibuto niyo ako, at itatayo ko kayo ng monumento. So, ang kandidatong ito ay meron po itong makalupa o sariling ambisyon na kung saan makita po natin mga kapatid na naglilikha po ito ng pagkakampi-kampi dahil meron siyang makasariling hangarin. So, pag tinanong natin ito sa loob ng iglesia, kung sino ang kakampi o
kalaban o laban sa akin, ang makasariling hangarin ay lilikha ng grupo o magkaroon po ng pagkati-hati o dibisyon sa loob ng iglesia. So tingnan po natin kung ano po ang sabi ng Apostol Pablo sa atin sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 3. Atin pong babasahin. Sabi dito sa Pilipos 2, verse 3, sabi dito, huwag tayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mabuti ang iba kaysa inyo. So, makita po natin dito yung word na makasariling hangarin. So, ano po ang sabi ng Apostol Pablo? Huwag. Huwag po tayong magtaas o maghangad ng mas mataas o itaas ang ating sarili. So, ang sabi nga, magpakumbaba tayo. So, napakaganda po yung utos o payo sa atin ng Apostol Pablo. Ang sabi po sa verse 14c o yung pangatlo, pagmamalaki. Pagmamapuri. Mga kapatid, ang taong may makalupang karunungan ay mapagmataas ang ugali ng kapalaloan. Naghahangad po siya na alisin ang Diyos bilang may hawak ng lahat ng bagay at huwag ibigay ang kaluwalhatian para sa kanya. So sa Bible po, makita po natin yung kapalaloan ano po, na kung saan ginawa ito ni Satanas, kaya binagsak siya dito sa lupa. Maging sina Eva at Adan, ano po. Meron pong isang hari ano po sa Old Testament na dahil sa kanyang kayabangan ay pinurusahan po siya ng Diyos. Ito po ay si Haring Uzziah. Papansin po natin mga kapatid na sabi ni Haring Uzziah ay siya po ang nagsindi ng insenso sa insensinaryo o sa loob ng templo. Sinindihan niya po ito. So nagalit po yung punong saserdote. Sabi sa hari, ay huwag mong gawin yan kasi hindi mo po yan trabaho. Ang gumagawa niya ay mga Levita o ang lahi ni Aaron. So hindi po siya nagpapigil. So nagpatuloy siya sa kanyang paggawa at sinindihan po ang insenso. So dahil dito, sa kanyang kayabangan bilang hari, akala niya pwede niyang gawin ang lahat, pinarusahan po siya ng Diyos at binigyan siya ng kitong hanggang siya po ay mamatay. So mga kapatid, nahawaan na ng kapalaluan o pagmamalaki ang bawat isa sa atin. At ito po ang nagdudulot ng pagtitiwala o pagtaas sa ating sarili. So yung tao mapagpalalo ay mapagmataas ay hindi po yan nangangailangan ng Diyos o tagapagligtas. So saan po natin makikita yung pagiging mayabang ano po? Siyempre sa mga bagay na tinatanggap natin sa Diyos o sa ating minana o sa sarili nating kakayahan o maging kaloob na espiritual. So isipin nyo yung mga kapatid, yung pinagyayabang natin ay hindi naman talaga nagmula sa atin kundi sa Diyos. So ang lahat ng ito, wala po yung kabuluhan kung ihambing po natin sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. So ano po ang aral nito sa atin mga kapatid? Huwag tayong mayabang upang ang buhay natin ay hindi malagay sa panganib. Ang sabi sa verse 14d, pang-apat, pagsisinungaling, o pabaluanan yung katotohanan. Mga kapatid, ang taong may makalupang karunungan o maling karunungan, una ay nainggit dahil may makasariling hangarin. At ito pong naging daan upang tayo ay mayroong patakampi-kampi hanggang sa magyayabang at pasinungalingan ang katotohanan. So, maling karunungan po ito mga kapatid. At binigyan din po ito ni Santiago sa talatang 15, ano po. Sabi niya, ang tawag niya sa karunungan ito ay panlupa. Ang sabi sa verse 15a, makalupa. Ang makalupa ay karunungan hindi galing sa langit. Ang sabi sa verse 15b, makalaman. Ang makalaman ay bunga ng makasarang likas ng tao. Hindi po yan bunga ng banal na espiritu. At ang sabi sa verse 15c, makadyablo. Ang makadyablo ay gumagawa o kinikilos na parang dyablo. So, ibig sabihin, hindi ng tao. So, ano ang aral nito sa atin mga kapatid? Ang sabi sa verse 16 o sa talatang 16,
Kung saan umiiral ang pagkakaingit at pagkamakasarili, naroon din ang kabuluhan at lahat ng uri ng kasamaan. So ito daw po yung bunga ng taong may makalupa o maling karunungan. Kabuluhan, lahat ng masasamang bagay. So mga kapatid, sa ating magulong sanlibutan, hindi na po natin kailangan tumingin sa malayo para makita ang mga ito. Dito po sa ating talatang 17 hanggang 18, verse 17 o verse 18 atin pong mabasahin. Kung ang karunungan buhat sa itaas ay una-una'y malinis, saka matayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay nagkatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So dito mga kapatid ay makita po natin yung pangalawang punto o mahalagang bagay na ating pagbubulayan. Ang sabi sa verse 17, karunungang buhat sa itaas. So makita po natin dito yung ang taong may makalangit na karunungan. Ang karunungan ito ay tama. O ang karunungan ito ay tunay. Ito ay karunungang buhat sa itaas. So, paano po natin makikilala yung taong may makalangit na karunungan o mayroong tunay na karunungan? Kung balikan po natin sa verse 13, ano po, sa talatang 13, mapansin po natin yung salitadong kaamuan o mapagpakumbaba. Sa King James ay meekness. So, yung kaamuan ay hindi po ito kahinaan, kundi ito po ay kalakasan. Ito ay isang katangian na kaya po nating kontrolin o pigilan yung ating sarili, yung ating damdamin o yung ating emosyon. Kung balikan po natin sa Santiago chapter 3 verse 3 ay nagbigay po doon ng halimbawa sa Santiago. Binanggit po niya doon yung kabayo, ano po. Yung kabayo po ay nilagyan po yun ng isang maliit na bakal sa bibig. Ang tawag sa salita ay bukado, ano po. Yung bakal na maliit na ito na ilagay sa bibig ng kabayo ay ito po yung kumukontrol kung saan mo siya gustong papuntahin. Pag pinit mo siya sa kaliwa o sa kanan, ay susunod po ang kanyang buong katawan. Ibig sabihin, naging maamo po ang isang kabayo dahil sa bakal na maliit o sa tinatawag na bukado. So, ganun din po tayo mga kapatid. Kung nakakontrol po natin yung ating sarili, napipigilan po natin yung ating emosyon o yung ating damdamin, tayo po ay naging maamo. Tayo ay taong mapagkumbaba. Ibig sabihin, hindi po natin inuuna yung ating sarili, kundi pinapalagahan yung iba. Ang taong mapagkumbaba ay hinahanap pa niya yung Diyos, ano po, para bigyan ng kalulatian. Ngunit, yung papuri ng tao ay hindi niya po pinapahalagahan. Kung atin pong basahin sa Galatia chapter 5 verse 23, yung kaamuan po ay isa sa bunga ng banal na espiritu. So, hindi po natin kayang gawin ng tao ang pagiging maamo o ang pagkakumbaba, kundi sa tulong po ng banal na espiritu. Pero tandaan po natin mga kapatid, ano po, mayroon din pong maling pagpapakumbaba. At ginagamit ito ng ilang mga tao. Pero nababasa po ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagpapakumbaba. Dahil may huwag na pagpapakumbaba. Ang tawag dito ay false humility. Pangalawa, ang sabi sa verse 17a, malinis. Yung taong pong mayroong makalangit o tama ang karunungan ay malinis sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang taong may karunungan mula sa itaas ay kakaiba. Bakit po? Dahil ito ay kaloob ng Diyos. Hindi po natin ito makamit sa pamagitan lang ng ating mga sarili o sa pamagitan ng ating pag-aaral sa mundong ito, kundi ito ay mula sa itaas. Pangatlong katangian ng isang taong may makalangit na karunungan ay payapa. Ano po?
kapayapaan. Ang taong tama ang karunungan ay maibigin sa kapayapaan. So, hinikayat niya po yung mga tao na maging malapit sa isa't isa. Higit sa lahat ay para makalapit sila sa Diyos. Yung taong tunay ang karunungan ay payapa. Ayaw niya po sa kaguluhan. So, dito ay mayroon pong isang halimbawa, si Martin Luther, ano po. Mayroon po siyang kwento, ano po, sa dalawang kambing, ano po. Alam kong na napakinggan niyo na po ito, pero akin pong ilitin. Sabi dito, mayroon pong dalawang kambing na nagkasalubong sa isang maliit na tulay, ano po. Yung tulay po ay nasa ibabaw ng malalim na ilog. So, yung kambing, nandun na sila sa gitna, ay hindi po sila maaaring maka-urong. Hindi rin sila pwedeng mag-away dahil gipit at masikip yung tulay. Ano po? So, anong ginawa ng dalawang kambing? Naghanap pa sila ng paraan. Maya-maya, nahiga po yung isa at hinayaan niyang tumawid ang isa sa pamagitan ng likod niya. So, kapwa po nakatawid yung dalawang kambing at wala pong nahulog sa tulay. So, ano pong aral nito sa atin mga kapatid? Ang sabi ni Martin Luther, kung tapakan ang katawan mo alang-alang sa kapayapaan, ay masyahang ka. Kasi, ang katawan mo lang ang tinapakan, hindi ang paninindigan o konsensya ang kanyang niyurakan. Pangapat, ang sabi sa verse 17c, banayad, mahinahon, ano po? Ang taong may makalangit na karunungan ay makatarungan at mabait. So, alam po niya na ang kahinaan ng tao, kaya tinutulungan niya ito. Hindi niya po pinipilit yung kanyang sarili kagustuhan, kundi handa siyang tumulong. Ah, hindi po siya naninisi o nagpaparatang, kundi siya po ay maginoo at inunawa ang kalagayan ng iba. Ang lima, ang sabi sa verse 17p, madaling panaingan. Ibig sabihin, mapagbigay. Ang taong makalangit ang karunungan ay madaling lapitan. Handang makinig sa sinasabi ng iba, bukas po ang loob sa katwiran ng iba. So, nais niya na mayroon pakakasundo at napagandang karunungan ito mga kapatid. So, ang kabaliktaran nito na mapagbigay ay matigas ang loob. Matigas po ang kanyang puso. Panganin, ang sabi po sa verse 17a, puspos ng kaawaan o puno ng awa. Ang taong may makalangit ng karunungan, tama ang karunungan, tunay ang karunungan, ay mawain sa mga nakakamali. Sabik po siyang tulungan yung iba para masupungan ang tamang daan. Kung atin pong balikan sa Lucas chapter 10, ano po, verse 25 hanggang 37, makita po natin doon yung kwento ng isang mabuting Samaritano, ano po. Ang isang Samaritano ay tinulungan niya po yung Hudyong dayuhan, ano po, o estranghero sa kanilang lugar. So, ipinakita po dito ng mabuting Samaritano yung kanyang pagiging maawain niya, ano po. Kung titingnan po natin, na totoo, wala namang mapapala ang Samaritano. Maliban sa pagpapala dahil ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Ang totoo, hindi po maibalik sa kanya yung kanyang nagastos, ano po, yung pirang ibinayad niya dun sa tinuluyan ng Hudyong estranghero, ano po. So, napakita dito yung kanyang kapuspusan ng awa sa taong ito. Pangpito, ang sabi sa verse 17, letter F, mabuting bunga o kabutihan. Ang taong may makalangit na karunungan ay hindi lang po mahabagin, kundi mabait. At wala pong hangad na maghiganti. Sa halip, yung ganti sa kasamaan ay kabutihan. Pangwalo, ang sabi sa verse 17G, walang inaayunan. O wala po siyang pinapaboran. Ang taong
tama ang karunungan o makalangit ang karunungan ay hindi po nagtatangi. So, pantay-pantay po niya yung pagtingin sa tao o sa kanyang kapwa-tao. At isa po yan sa katangian din po ng ating Panginoong si Kristo. Pang-siyam, ang sabi sa verse 17, each, walang pagpapaimbabaw. Ibig sabihin, hindi po nagkukunyari. So, yung taong makalangit ang karunungan, ha, tama ang kanyang kaalaman, ay tapat at tunay ang kanyang pakikitungo sa lahat ng tao. Mga kapatid, ang tama o tunay na karunungan ay nagmumula sa itaas. Ito po ay nagmula sa bukal ng lahat ng karunungan. Siyempre, wala pong iba ang Diyos. Kaya ito ay maamo, malinis, banayad, mapagbigay, maawain, mabuting bunga, hindi nagtatangi, hindi nagkukunyari. Ang sabi po ni William MacDonald, maganda daw pong pagmasdan ang maratang ito na lang mula kay Kristo. Kapag ito po ay nakikita sa buhay ng mga mananampalataya, nahulugang sila'y tunay na mga alagad ng Diyos. So ano po ang hamon o challenge nito sa atin mga kapatid? Balikan po natin sa talatang 13, ang sabi sa verse 13b, ipakita ninyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So ano po yung hamon sa atin? Yung susing salita po ay ipakita. Ang sabi sa talatang 13, ipakita. Ipakita ninyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So mga kapatid, ang maling karunungan ay kaya niyang paghiwalayin ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang tama at tunay na karunungan ay kaya niyang pagsamahin ang lahat ng mga bagay at ipakita ang katotohanan tungkol sa Diyos sa kanyang araw-araw na buhay. Salamat po sa Panginoon sa ating mga pinag-aralan. Nawa ay ito po ang nabibigay sa atin ng kalakasan sa ating spiritual na buhay. Tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you po sa mga salita mo na patuloy na papalakas sa amin. Salamat po sa iyong gabay at pag-iingat sa amin sa umagang ito. At nawa po ay mapagpala mo kami sa iyong mga salita na maging kalakasan namin ito, maging hamon ito sa bawat sa iyong Panginoon kung paano kami mapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.
Isang mapagpalang araw ng Linggo sa ating lahat mga kapatid, at tayo po ngayon ay nagkasama-sama upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin at pagbabasa ng kanyang mga kasulatan. Ako po ay babasa ng ilang mga talata dito po sa aklat ng Kolosas, kabanata 1, mga talatang 12 hanggang 18. Aking pong ulitin, sa Kolosas, kabanata 1, mga talatang 12 hanggang 18. Ganito po ang pagkakasabi sa salin ng magandang balita, Biblia. Lagi kayong magpasalamat sa Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon na tunay nga na ipinamalas niya sa atin at ipinadama niya sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal.
Ito'y ng kanyang iyalay ang kanyang sariling buhay, isakripisyo ang kanyang sarili upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Dahil dito ay meron din tayong pagkakataon na makabahagi sa kaharian ng ating Panginoon kasama niya. Kaya karapat-dapat lamang nasambahin ang ating Panginoon sapagkat hanggang ngayon ay nararanasan natin ang kanyang mga pagkalinga. Tayo ay laging nasa ilalim ng mapagpala at mapagkalingang kamay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy na ibigay natin at ibuhos natin ang ating kagalakan sa pagsamba sa Panginoon na kung saan, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ang ating pag-asa ay matibay sapagkat sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakatibay na pag-asa na balang araw ay makakasama natin siya sa kanyang kaharian magpawalang hanggan. At doon ay sasambahin natin ang Panginoon ng mukhaan magpakailanman. Purihin natin at sambahin ang ating Panginoon sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Nais po magbahagi ng salita ng Panginoon na makikita po natin sa alat po ng Juan, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 13. Ito po ang sinasabi,
Dumating ang salita ng sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito nanilika sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng mga tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin dito sa ating pong binasa na kung paano ang Panginoong Jesus ay pumunta dito sa lupa at pinuntahan niya ang kababayan niya, ngunit hindi siya tinanggap. Napakasakit isipin na mismo ang kanyang bayan na nirang ay hindi siya kanilala nung siya ay nabubuhay at siya ay pumarito dito upang mamuhay bilang tao. At makikita po natin na sabi dito na siya ay nilikha sa pamamagitan niya. Ang sanibutan po ay nilikha sa pamamagitan niya. Pagamat siya ay hindi tinanggap. Pero ang bawat sumasampalataya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi maging Hudyo man o maging Hentil. At salamat sa Panginoon dahil ito yung ginawa niya para sa atin. Kahit napakasakit ang naranasan niya, napakasakit sa kalooban ang naranasan niya para tayo ay bigyan ng karapatan na maging anak niya. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Patuloy natin siya pasalamatan sa mga oras na ito bilang pag-aalala sa kanyang mga ginawa para sa atin. Salamat po sa salita ng Panginoon. Samahan niyo ako mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia at samahan niyo akong basahin. Dito po sa aklat ng Psalms o mga awit, chapter 22, verses 15 hanggang 18. Psalms chapter 22, verses 15 hanggang 18. Sabi dito sa aking salin na NIV, "My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dogs have surrounded me. A band of evil men has encircled me. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. People stare and gloat over me. They divide my garments among them and cast lots for my clothing." Mababasa natin doon ang hula tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hula ng kanyang mararanasan doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan siya ay uhaw na uhaw at siya ay napaligiran ng mga masasamang tao. At ipinakita rin doon sa verse 18 na kanilang dinivide yung kanyang damit para ito ay pagsugalan. Nagsugal sila para makuha yung kanyang damit ng ating Panginoong Kristo. Makikita natin doon sa hula
doon sa aklat ng Psalms ang hirap na naranasan ng ating Panginoon sa Kristo para makamtan natin ang ating kaligtasan. Kaya sa umagang ito, tayo ay magpasalamat, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan na aming natamo sa pamamagitan ng inyong paghihirap doon sa krus na Kalbaryo. Kaya sa umagang ito, ang lahat ng aming papuri ay patuloy namin ibinabalik sa inyo, sa inyong harapan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Salita ng Panginoon na matatagpuan po sa aklat po ng Roma, Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 11. Romans chapter 5, verse 6 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Pagamat may maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap na tayo, tayong mga kaibigan, alang-alang sa kanya, sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Huling talata po, hindi lamang ito. Nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan niya. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Aming dakilang Diyos, salamat po dahil tinanggap po ninyo kaming mga kaibigan, dahil kami po noon ay mga kaaway po ninyo. Salamat po sa pagliligtas po ninyo, na inialay po ninyo ang inyo pong banal na dugo, inyo pong buhay para po sa aming mga kasalanan. Karapat dapat po kayong purihin at sambahin, dakilain sa aming pong buhay sa dakilang pagmamahal po ninyo. Salamat po sa patuloy na kabutihan po ninyo sa amin. Ito po aming dalangin na at po ang aming dalang sa inyo at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po. Sa mga oras na ito, aming kayong tinataas, amin kayong pinupuri at niluluwalhati, Panginoon. Ang nais po namin ay papurihan ka, nakilain ka, Panginoon. Sa pag-alaala namin sa araw na ito sa inyo, Panginoon,
Alalahanin namin ang iyong pagkamatay, iyong pagkabuhay, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa mga sa tinapay, saro na nasa aming harapan. Ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawang nabayubay dun sa krus, katawang mong napahirapan, katawang mong inialay na pambayad sa aming mga kasalanan. Salamat din po, Panginoon, sa saro na aming tatanggapin ngayon. Ang saro na sumisimbolo sa iyong dugong dumanak dun sa krus, na ito, Panginoon, pinanglinis sa aming mga kasalanan. Napakasarap po na alalahanin at isipin na ginawa ng aming Panginoong Yesus na ialay niya ang kanyang buhay para sa amin. Kaya kami ng mga anak mo ay nagkaroon ng karapatan. Karapatang magkaroon ng buhay na walang hanggan at karapatan sa pag-asa na meron kami at karapatan na mapupuntahan namin ang langit. Kaya nga po, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa bawat sa amin. At nais naming patuloy na kayo ay sambahin at luwalhatiin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos-lubos po ang aming masasalamat sa inyo sa araw pong ito. Na wala kaming tinaas, wala kaming pinapurihan, kundi ang aming Panginoong Jesus lamang. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Na ang karanungan nagmumula sa inyo, ito ay tapat, ito ay maasahan, at ito, Panginoon, ang pinangahawakan namin. Tunay po, Panginoon, na kami ay walang kaalaman, pero salamat po dahil nandyan po kayo na nagbibigay sa amin ng karanungan. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa inyo. Salamat sa ginamit mo at salamat sa bawat isa na nakatunghay, nakapakinig ng iyong mga mensahe sa amin, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas, pinapupurihan, bagamat kami, Panginoon, ay magkakalayo. Pero salamat po, Panginoon, dahil hindi po natatanikalaan ang inyong pong mga salita. Kaya po, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Patuloy mo rin silang ingatan, patuloy mo rin gabayan ang bawat isa sa amin na patuloy po na kumakalat ng sakit na ito. Hindi namin nakikita. Pero salamat po dahil walang lingid sa inyo, Panginoon. At alam mo ang lahat ng bagay na ito. Kaya, Panginoon, buong puso ang aming pagtitiwala sa inyo. Kayo ang gagabay sa amin. Kayo ang magpoprotekta sa amin. Dahil kayo ang aming Diyos na maaasahan. Patuloy din po, Panginoon, na sa ganitong panahon, marami mga kapatid ang may nawalan ng trabaho, humina ang negosyo, Panginoon.
Idudulog namin sila sa inyo, Panginoon, na kayong kaloob, magpuno ng kanilang mga Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung mga kapatid namin nakakaranas ng sakit. Bangon po sila, Panginoon, sa banig ng karamdaman. Kaya po, Panginoon, kayo lang po ang maasahan namin. Kayo lang po ang pwede naming lapitan. Kaya, Panginoon, nais naming patuloy na ibalik sa inyo ang papuri, pasasalamat, pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.